Hello guys, magandang araw. Welcome ulit sa aking channel. So today, we'll be reviewing yung ginagamit kong helmet, which is SEC. Model is Soulful Reactor. Ginagamit ko tong helmet na to since December 2019. So, just a quick overview. Tingnan natin yung buong helmet tsaka yung mga accessories na nilagay ko sa helmet na yan. So, let's start. So, tanggalin muna natin yung cover niya. Alright, so yan yung helmet. Matte yung kulay, combination ng gray, black, at tsaka white. And then, ito yung itsura niya sa right side. And then, ikot natin. Yan naman ang sa front. Yan. And then, sa left. And then, sa likod. Okay, likod, and then sa taas, at saka yung sa ilalim. Quick release, walang cover dito. Basic lang ito na helmet ng SEC. Value for its price, kung ako ang mag-judge nito or pasasabihin na overall dito. And then as you can see, meron siyang mount dito at saka merong mount dito para sa action cam, ito sa Bluetooth intercom. And then yung stock niya na lens is clear, so ito explain ko yan later. Kung anong mga accessories ang nilagay ko. Isa itong smoke lens or windshield. And then air vents. Yan, dalawa. And dito, sa harap. And then yung exit ng air vents is yung andito sa likod. Yan. DOT approved, size ko is medium, and then ICC certified din. So foam is acceptable to its price, comfy naman, and then removable din itong mga foam na ito, pwedeng labhan. And hindi ko sinusuot itong helmet na diretso. Gumagamit ako ng parang scarf. Parang ganito. Parang balaklava. And what else? So, that's it for the overview. Yung sticker, explain ko yan later. Yung helmet sticker. Tsaka yung ibang accessories na nilagay. So, basic helmet, single visor, size medium, SEC. So let's move on to, or should I say, punta na tayo sa mga accessories na nilagay ko sa helmet na yan. Alright, so ito yung mga accessories or gadgets na nalagay ko na or ginagamit ko sa helmet na to. So meron akong Bluetooth intercom. Pakamuka, or I think this is a replica or a copy ng AGS.
So, kaya nitong mag-communicate ng up to, sabay dito, 6 riders, but yung button is 5 lang. So, hindi ko pa na-try yung intercom nito, pero in terms of basic communication, yung outgoing, incoming call, GPS navigation, music, okay naman. Then yung quality ng na-install na or kasama na speaker nito is average, maybe below average, pero okay na rin. It does the job. Pangpawala ng antok ng if nagda-drive ka, you're listening to your mga favorite music. So ito yung on, and then ito yung itong maliit na button is off. Then pag nagpi-play ka ng music, start stop, tapos ito yung volume niya, up down. Then ito yung itong mga letters B, C, D, tsaka E is if connect ka sa ibang intercom, like if mayroong isa pa nito, pwede kang mag-connect para mag-usap kayo. And range nito, sabi sa marketing nila, is 1,000 meters. I'm not sure. Hindi ko pa na-try. So, at yan yung port niya. You cannot use this while charging kasi it's the same port pag nag-charge at pag i-connect yung headset at mic na nandyan sa loob ng helmet. Pakita ko mamaya. So, kabit ko na lang to. Oh, by the way, may kasama na itong mount pag pagbili nyo. Yan. And then, ito yung mount ng action cam. Yung hindi waterproof. Ito yung casing for the waterproof ng action camera. So, the action camera that I've been using is the SJCAM 5000 Plus, yung Wi-Fi. May Wi-Fi. Matagal na to sa akin, so ito yung ginagamit ko pag nagta-travel or maalis ako. Try natin to lagay doon sa chin mount na gamit itong hindi waterproof at saka itong waterproof na casing. Alright, dito tayo sa lens. So, yung nakakabit ngayon is yung nabili ko dati na SEC ang tatak. Silver iridium ito. Pero may nilagay or may napahid ako na natanggal yung coating niya na iridium or yung silver. So, malas. And then sa kaka-browse or kaka-search ko ng mga helmet lens, naghahanap ako ng mura sa isang online shop, nakita ko yung isang brand or isang brand JKAI na brand na kasing the same ng design ng reactor pati yung lens niya or yung windshield. So ang ginawa ko, tiningnan ko yung mga nag-comment, naghahanap ako ng mayroong nakabili, and then tiningnan ko yung rating. May isa doon na nakita ko na SEC or reactor yung helmet niya, tapos hindi SEC yung brand, yung JKAI. So sinubukan kong orderin yung isa, yung silver iridium, yung nasira ko na SEC na brand.
Then pagdating ng package, hindi ko pa kinabit, kinumpare ko dun sa stock na lens, is identical talaga. So mas mura yun, half ng price ng yung tatak na SEC, then ang quality is exactly the same. So I think it came from the same manufacturer, then ni-rebrand lang nila, ni-rebrand ng JKI, ni-rebrand ng SEC. So tatlo yung lens windshield ko, itong itong smoke, itong original na lens na kasama niya, tsaka itong silver iridium. So ito pala yung nabili ko. Ito siya. Pag i-compare natin ito sa SEC na brand na silver iridium, walang pinag-iba. Quality wise, the same. And then yung isa, itong clear. Ito yung kasama stock na lens. So if mapansin nyo, parang may white yan dyan. Yan ay kinabit ko na anti-fog. Ang brand niyan is WePro. Ni-review ito ni Red Sweet Potato. So kaya na inganyo ako na I think it's Ride with Mac, I'm not sure, ang nag-review ng WePro. Then tiningnan ko sa online, okay naman yung price, and kasi yung SEC hindi pinlock ready, so mayroong mga alternative gaya ng WePro na dikit nyo lang siya. Yan, sayang hindi ko na gawa ng video paano ikabit yun. So anyway, pag meron ka nun, straightforward lang man din yung installation. So i-try natin yan ikabit, pati yung silver iridium, para makita nyo na fit talaga sila. So ito is easy, itong dalawa, yung silver iridium is JKI. So hindi nyo talaga mapansin kasi almost the same talaga. Okay, so tabi natin to. Then tanggalin natin ang nakakabit. So i-up nyo and then press nyo ito, itong red na tab. Yan. Sa magkabilang side. Then matatanggal na yan. Yan. So kabit muna natin itong clear. So sa pagkabit ng clear, ito i-align nyo lang ito sa, i-align nyo lang yan dyan sa may groove dyan. So very easy lang. So nakataas pa rin. Yan, nag-snap. Then sa kabila, same procedure lang. Ayan. Okay, so mayroon pa siyang protective case. Di ko muna tinanggal ito para protection. Hindi magasgas. So yan yung stock. Yung mga helmet sticker, nabili ko yan dito locally sa Cebu, pero meron siyang Shopee. So mas mura siya kaysa iba. Yung price niya is doble sa iba. May nakita akong mga seller nagbebenta ng like 200 something or 200 sa kanya. Nabili ko to 100. Nag-meet up lang kami. So if sa Shopee, if orderin nyo, then magbayad kayo ng siguro shipping na amount. And then chineck ko kanina yung link niya sa Shopee. Available pa yung mga sticker. Maraming helmet sticker siya sa ibang brand. Sa SEC, dalawang version ang nasa SEC.
Ito yung pinili ko kasi may logo ng Young Oakley. And then, may Facebook page din siya. I-add ko na rin sa description. So, lahat ng nakalagay na accessories dito, ilalagay ko lahat sa description. Kasi yun ang mga nakita ko sa Shopee na competitive yung price or mas mura sa ibang seller. And then, kung ano talaga yung in-order, yun talaga ang dumating. Hindi yung katulad ng iba na iba yung description, iba yung picture kaysa na-receive nyo. So, that's it for the about the other accessories that I have. So, tanggalin natin, same process, release nyo dito yung red tab. Yan. Once na-release yan, madali na lang yan tanggalin. So, tool, sabi nila, tool less ang helmet na ito. So, same with this. So, ito yung dapat natin talaga i-try. Kasi, JK ito. Yan. Okay. Diba? Madali lang. Yan. Yan yung silver. Di ko na lang tinanggal yung protective film niya to protect kasi madaling mabakbak ang first coating ng iridium. Yan yung nangyari sa unang bili ko na like 700 yata yung bili ko nun. Tapos out of curiosity, naglagay ako ng pampakintab ng helmet lens not knowing na yung coating pala nito is madaling or nagre-react sa chemical or sa ano man ang chemical na gamit na yun. So, ang nangyari, naging smoke. So, ito yun. So, ito ang kinilabasan. Naging smoke siya. So, very visible to kahit gabi. So, pag gabi, ang ginagamit ko for safety purposes is yung clear. Tsaka pag umuulan kasi may anti-fog yun. Tested and proven na po yun. Okay na okay yung anti-fog na yun. So, hindi ko talaga matandaan if si Red ba yung review noon or si Ride with Mac. But either way, I'm pretty sure silang dalawa na parang nakapag-review ng WePro. Tapos si Red yung sa Aegis. Ito, knock-off yata to or copy ng Aegis yung Bluetooth intercom na nagamit ko. So, ibalik ko yung smoke and then punta na tayo sa ibang accessories. Pati itong chin mount, ilalagay ko yung description yan. Alright. Okay. Kabit ko na yung gabalik ko na yung ano smoke. Ito yung ginagamit ko most of the time. So let's continue sa mga accessories. So subukan natin i-mount. Pakita ko yung if ito ang gamit. Okay lang itong hindi waterproof if hindi umuulan, of course. And then, mas malinaw yung audio and then makagamit ka ng external mic sa, let's say, if nagbablog ka. So, mount natin. Oh, itong mount na ito is detachable, madali lang naman ikabit. Tsaka akala ko is masyadong malaki yung buka dito pag i-close mo. So, hindi naman siya distracting if especially if tinted yung or smoke yung gamit mo. So wala namang hindi naman distracting yung liwanag na pumapasok sa ilalim.
So yan, mount natin yung SJ cam. So yan ang itsura niya. Then yung try natin yung i-mount yung water proof. Sa waterproof naman is hindi masyado marinig yung audio, tapos anyway, it's safe kasi hindi mababasa yung action cam. So yan lang. I think 3 years na sa akin tong SJ cam na ito. Nag-bloat na yung isang yung original battery niya. Yep. Tapos itong waterproof casing niya may mga basag na. May nakita akong replacement. Antayin ko na lang siguro na bumigay itong magagamit pa naman. Hindi pa naman talaga siya ganun ka-delikado. Na-try ko naman na ginamit na may mga crack, tapos umuulan, wala namang tubig na pumasok, so pagtiyagaan na lang. So yan, medyo may kabigatan in front pag naglagay ka ng action cam. So yan yung helmet ko pag, especially pag nagra-ride ako punta ng TCH, ganun. So ang nagandahan ko sa helmet na to is very basic, very simple. Gusto ko tong linear na ang line na ito. And then yung may parang may mga spoiler siya. Yan. Parang may mga spoiler diyan. Tsaka dito sa front, symmetrical yung design. May dalawang spoiler. Then yung sa helmet niya, may dalawang parang spoiler din yung design niya dito sa lens. So yun ang winning points or selling point na nagustuhan ko sa helmet na to. So ito yung jack, yan, and then may dalawang speaker dyan sa loob, tapos ito yung mic. Pag may tumatawag sa iyo is pick up mo lang, press the green. Actually hindi, sorry. Pag may tumatawag sa iyo after 3 rings, automatic answer. Tinry kong i-disable 'yon, naka-disable sa phone yung auto answer. But I don't know, pag may tumatawag is wala akong lusot nasasagot talaga. Kasi auto answer bigla itong intercom na ito, or itong Bluetooth helmet intercom. So that's it for this segment or for this vlog. And I'll post the link na lang doon sa comment section or sa description kung saan ko nabili to, para sa mga reactor users dyan magsaya, dahil maraming options ang helmet na to for its price and functionality. Pasado naman, wala akong I'm happy with this helmet. Naiinggit ako doon sa mga NHK, KYT, pero I'm happy with this kasi andito yung mga gusto kong ilagay. Walang problema i-mount, madali, in short, compatible siya. So I think that's it for this vlog. Thank you for watching. And yung mga link ilagay ko na lang sa description kung saan ko nabili itong mga visor at saka itong speaker and then ito. And then the funny thing pala is I got this in a very low price kasi yung seller from overseas, mali yung price na nilagay niya. Then as I was browsing, nakita ko ito, then it's almost half the price ng mga V6 na intercom.
So I take the shot, and then nung na-ship na yung item, biglang nag-chat sa akin yung seller at sabi niya na nagkamali daw siya sa price. Then I replied that I'll be paying for the price that what I have ordered. Kasi hindi ko naman kasalanan na mali yung price niya. But she agreed. And then pagbalikan natin yung link na yon or yung page na yon kung saan ko to nabili, it's the price is the same as the other sellers na. So I'm not gonna say the figure, baka hindi na same yung price ngayon, but I'll give the link on the description. So thank you guys for taking your time watching this video. I hope na yung mga users ng reactor dyan, don't be ashamed with that helmet. You can do a lot of things on this. Enjoy na enjoy ako sa helmet na to. And maraming options. Tapos, mura pa. As in, mura. Ang price na pagkabili ko nito. And may kasama pang helmet bag. So if you're new to my channel, please hit the like button, subscribe, click mo na rin yung notification bell. I have a lot of videos coming soon. So I was thinking na DIY gear review, and then DIY ganyan ko na lang siguro pag sequence, depende kung ano yung matatapos ko na video. And salamat ulit sa inyo sa panonood, and I hope you guys stay safe and God bless us all. Thank you, goodbye.